I know you are a travel blogger and you are very active sa pagta-travel before COVID before the pandemic came. So paano ka nag-cope up sa ganitong setup na, you know, may border restrictions, may mga lockdowns, may mga other precautionary measures na in-impose para ma-contain ang virus. So paano ka nag-a-adapt sa ganitong setup ngayon? Actually, nakakapanibago siya, Sir Yad. Kasi alam mo ako, nasanay ako na every time na may gala ako or mag-travel, parang free ka lang, chill lang. Yung wala kang iisipin na mga guidelines o yung mga restrictions. Pero ngayon, grabe, yung travel restrictions, alam naman natin na yun. And so far, yung pag-hope up ko is wala eh. Yung parang wala kang choice, kundi kailangan mong i-adapt yung sitwasyon. And of course, kailangan din i-follow, sumunod dun sa batas ng government, just like the safety protocols, wearing of face mask and face shields, ayan, tapos yung mga requirements, ayan, and of course, yung mga parang let's travel na talaga. Ay, hindi nabawasan yung paggagala. Kasi nga, di ba, yung mga travel restrictions and then ang haba din proseso kung magpa-process ka ng requirements para pumunta sa isang lugar. It requires time consuming, yung effort mo. And ako naman, since I am working full-time din naman, so hindi naman din talaga ako everyday na gumagala or yung may schedule na travel. So I'm working full-time Monday to Saturday, and then every time na may like holiday or anong tawag nito, leave day, noon nakakagala ako free. I mean, every time na gusto ko, pero ngayon ang hirap, so no choice. Okay, kasi ayun, so less travel, kahit hindi ka na makakagala. Yes, actually since hindi ka nga nakakagala, so ano na yung mga ano mo, content mo sa yung social, siya yung platform. When it comes to content naman, no, I am quite thankful din naman kasi ngayon na may pandemic, may mga invitations like food vlog content. So parang travel to food. So kahit pa paano, nagko-connect din siya actually. So though medyo sanay ako doon sa travel tapos to food, so parang okay na din, medyo connected din naman siya. And then lately napapansin ko nga yung halos mga content ko is food vlog, vlog, and then sometimes nakakagawa rin ako ng video about food, ganun. So far ngayon hanggang dun lang muna umiikot yung content ko. Though may mga mangilan-ngilan na travel vlog, kasi eto kasi yung mga nangyayari ngayon. May mga tourist destination na after nung nag-MGCQ na, ayan, so may mga pwede nang puntahan after na nakapasa sila sa certification ng tourism, parang ganun. Though ano lang siya, reservation in advance, bawal yung walk-in, ganun. So kailangan pa rin sumunod. And then pag every time na andun ka sa isang tourist destination, ayun, naka-face mask or naka-face shield before ka pupunta or physical distancing. Pero most of my content ngayon is parang food talaga siya. Ayan, at saka share lang, throwback. Kahit may pandemic, busog pa rin. May mga pa-sponsors dyan. Busog pa rin. Buti ka pa may yeah, so far. So, hindi naman, actually. May nagme-message sa page ko, and then ayun, they're asking a help naman for promotion and as a local creator para lang din naman makatulong sa pag-boost ng kanilang business sa in times na ngayon na may pandemic. Of course, I said yes. Yeah, at least din naman makatulong para sa kanila yung promotion. And that's my aim din naman, no, na ma-share din kung ano yung meron dito sa Kidapawan. So ngayong pandemic, ano yung mga realizations mo? Mm-hmm. Always ko naman, parang motto ko na siya. Always ko siya nilalagay sa isip ko kahit may pandemic man o wala. For me kasi, kahit gaano kagulo yung mundo,
may pandemic man o wala, magulo na talaga yung mundo noon pa man. The world is in chaos and agony actually. So, and despite, like, kahit pa man ganun yung mga nangyayari, especially now, nare-realize ko na maganda pa rin yung buhay. Alam mo, dapat maging positibo pa rin yung pananaw. Kasi at the end of the day, may mga bagay pa rin na dapat ipapasalamat. Just like, you know, I'm still alive. Buhay pa ako, buhay pa tayo. And every time na, alam mo yun, every time na may buhay tayo, may pag-asa, matatapos din to. And dapat pa rin magpasalamat. And let's just, you know, tingnan natin yung buhay sa ibang perspective. Yung mga simpleng bagay na kung anong meron tayo, dapat ipagpasalamat. Kaysa puro tayo reklamo, ganun. So, yun yung realization ko ngayon, especially na may pandemic. And ayun, magpasalamat and be contented sa kung anong meron tayo ngayon. And yun, makakaraos din tayo, kumbaga. Since ano ka naman, limited sa mga ganap ngayon, ano ba yung mga plano mo for your page, for your channel? Can you share with us? Yes, actually, when it comes naman sa future plan sa page ko, may iniisip talaga ako, may fini-figure out ako na gusto kong i-explore kasi always na lang travel, food vlog, ganun. Gusto kong makagawa ng isang vlog that will talk about other people's lives. Wow. Yung pwede nilang i-share yung buhay nila sa page ko, yung story nila, para makapagbigay ng inspirasyon sa mga manood ng page ko. Yung parang inspirational vlog video siya about their life. So, yun yung gusto ko talagang i-explore na genre, na level. And for now, I'm trying to figure it out pa kung paano ko ba siya gagawin. Kasi, parang it requires production team or parang ganun. Dapat kasama ka, may assistant ka. Yeah, pero it requires actually, like, syempre from the researching, ganun, yung paghahanap ng story. Ayan, so, pero hopefully ma-figure out ko siya kung paano ko siya gagawin. Kasi gusto ko talaga makagawa ng ano, ng mga inspirational video na ayun, yung maybe life story ng ibang tao, and then i-share ko siya sa page ko para makapagbigay ng inspiration din sa iba. Wow. So far, yun pa naman yung plan ko. And then patuloy pa rin ano yung mga content na may isip ko, sit down vlog ba or food vlog kung may invitation. Travel, medyo hindi muna masyado kasi ano, ayun nga, travel restrictions ngayon sa panahon ngayon. Well, dapat muna yan i-launch kasi yung mga klaseng stories ngayon na too much negativity. Mm-hmm. So, kailangan ng inspiration. Yes, exactly. Para at least hindi mamatoxic yung tao. Meron ka bang gustong ipaabot sa public? I mean, especially to those mga followers mo, mga supporters mo. Meron ka bang mensahe na gusto mo? Yes. Well, thank you so much. Before anything else, Raya, thank you so much for this opportunity na ibinigay mo sa akin, ayan, to share my perspective, my perceptions, ayan. And then thank you so much, of course, sa aking mga followers and likers sa aking Facebook page and the YouTube Amazing Christine. Salamat po sa inyong patuloy na suporta, patuloy na pakikisama, pagsubaybay sa aking journey, mapa-travel, food vlog, festivals, and even vlogging sa Facebook. Marami pong salamat. Ayan, almost 6,500 followers. Thank you po so much. Yes, thank you so much. Kasi ano, kayo po yung inspiration ko, yung motivation ko kung bakit po ako nagpapatuloy. Every time na nakakatanggap po ako ng message,
nagpapakita ng kanilang mga appreciation, ng kanilang paghanga. So marami pong salamat